Toxic Girl Zane here. Alis na naman tayo today. Today is January 10, Sunday. Papunta tayong Cavite. Mamaya sabihin ko kung saan exactly sa Cavite. And Lancaster, Cavite. And dadaan tayo sa may Cavitex. So from Las Piñas, well, Zapote lang naman to. So from Zapote, Las Piñas to Cavitex to Lancaster, Cavite. Titingnan natin how long it will take. So samahin niyo po kami. At ako, sabihain kita! See ya! So yan, mag-start na tayo ng travel natin. Kasama namin yung naka-red na car sa left side. Magko-convoy kami. And paunahin natin sila dahil sila yung naka-Waze. Dahil nga ito nga, magpa-vlog ako. Gagamitin ko tong phone for vlog. So yan, sundan lang natin sila. Time check is 5:45, rather 4:45 p.m. in the afternoon. Again, it's January 10, Sunday. Itong area na to, Zapote to. Tapos, pag nag-right side tayo, yan, papuntang coastal yan. Nakita nyo na rin sa isang vlog ko, papuntang coastal road on the right side. And then, pag kumaliwa naman tayo, papunta naman siyang Cavitex, papuntang Cavite. So, ayun. Medyo dahan-dahan lang tayo. Siyempre, ingat-ingat tayo sa pag ating maneho. So, this time, passenger na naman ako. On the passenger seat is my dad. And the driver is... Sorry. Sino nga ba? Oo nga pala. Yung driver dyan is yung dad ng mga bagets. So, yun. Makikita nyo, may mga motor pa din dito. Kasi dito yung U-turn point ng... mga motor coming from the area na galing pinanggalingan ko papuntang Cavite diyan sa ayan may pa U-turn diyan sa left side na yan meron ding motor na lang U-turn diyan meron mga yung mga jeeps and whatever mga papuntang Zapote or Las Piñas ayun nga yun na mention ko kanina pag nag-ride ka dito papunta na siyang Coastal Mall yun sa right na yun itong area na to. Ayan, pa-Cavitex na to. Again, sinusundan natin yung red car. Baka isipin nyo, inaano natin siya. Yun nga, iniisip nyo, sinusundan lang natin siya for no reason. Kasama natin sila going to Cavite. They call it Lancaster New City. That's in General Trias. Pag wala tong Cavitex Road, it will take, I asked them, it will take around 2 to 3 hours. Sobrang daming sasakyan or kailangan mong madaming sakyan. Like nandun yung tricycle, jeeps, buses, ganyan. Pero eto, may private vehicle. Pag may private vehicle ka, it will just take you like, yan, an hour or so. Pero... ayun, titingnan natin. Again, it's yung travel natin, it started at 5:45. Look at the view, it's so good. It's so calming. Ang sarap-sarap sa mata, sarap-sarap sa sa pakiramdam. Unfortunately, we are not able to chase the sunset kasi medyo cloudy. Pero guys, I'm telling you, pag walang clouds, sobrang ganda ng sunset dito sa area na to. This is still Coastal Road, pero Cavitex nga yung tawag dito kasi, ayun nga, from Coastal to Cavite extension na to. So yan, medyo tatahimik muna ako, just enjoy the view and the scenery. I think it will last about 5 minutes. Right guys?
So guys, medyo malapit na tayo sa toll gate, entering the vicinity of Cavite. Well, Cavite na rin naman to. Ayan, medyo marami ng buildings na nakikita. You know what, ngayon lang uli ako nakapunta dito. And ngayon ko lang ulit nakita itong mga buildings na to. At the right side, yan, area na yan is called, or previously called, Island Cove. So pag makikita nyo, yan, puro buildings na. And ayun. When you take a look, parang hindi namin alam kung condo ba siya or may sabi-sabi, pogo. You know, the Chinese thingy, the pogo. Ayun. Medyo malapit-lapit na tayo, guys. Look at the scenery. It's so, so, so cool sa mata. Ang sarap-sarap. So, we're being asked to reduce speed now because in a few, ayan, medyo nakikita na yung toll gate. As I mentioned earlier, it will just take us around less than 10 minutes. Oh, actually, ika-8 minute pa lang eh. So, ayun. Dito wala ng cash. Cashless transaction na dito. Kailangan may RFID ka. I do have RFID, but I'm not really sure how much ang laman ng RFID ko. So, guys, payo. Make sure that if you will be traveling, make sure na may laman yung RFID nyo. So, there will be no hassle and, you know, time... longer time for you to take kasi ang alam ko pag wala kang laman ang iyong card, alam ko not sure kung huhulihin ka or something, basta ayun. No tailgating din, kaya ganyan yung namin, ang space namin. So you will be advised to stop like a few meters or feet away from the car sa harap mo. So yan, makikita natin kung ilan ang laman ng aking RFID. Invalid tag pa daw. So, medyo, ayan, kailangan mo lang i-forward ng onte. And then, ayan, meron pang, so it's, yan, 64 pesos. 64 pesos from entry point or Sapote until dyan sa area na yan, 64 pesos. I still have 131, so pwede pa ako makabalik. So, 64 plus 64 is 128. Kaya pa. Pwede pa ako makabalik. And in case na wala nang load yung RFID ko, I can load through bank, online bank. At pwede rin sa 7-Eleven, yung mga kiosk nila na yung magbabayad ka dun sa... basta yun, mag-input ka lang ng payment dun sa mga kiosk. So again, guys,
Tinitil lang namin yung red na car and nag-right turn sila. Sabi nila dapat daw dun kami nag dumiretso lang kami, but you know, Waze is giving us some new directions na hindi natin alam. Syempre, yung direction na binibigay nila is to prevent, you know, traffic and long cut pero walang traffic, pero ayan. Less than 15 minutes na yung travel natin. So after netong video na to, mag-aano na lang tayo, magta-timelapse na lang tayo. Pero I will still let you know how long it will take to travel from Zapote to General Trias, Lancaster, New City. So just watch the video, enjoy the sceneries, enjoy the view, and yun lang. Samahan niyo pa rin po ako. Alright, thanks guys! Medyo malapit na tayo sa area. I'm just doing voiceover. Ito ang Chasing Sunset. Medyo may makikita kayong sunset dyan. Sobrang ganda, guys. Okay, I'm telling you, sobrang ganda. Ayun. Again, this has been Toxic Girl Jane. If you haven't liked and subscribed this video, subscribe to me. Go ahead and click that button to subscribe and like this video. If you can comment down below. We're getting very, very near. Thanks again for watching. Bye guys, see you again on my next vlog.